ano eh, tawag dito sa ngayon na adulthood, minsan may mga bagay tayo na hindi na lang nasasabi sa mga magulang natin, hindi kagaya dati ng mga bata tayo. Kasi ano yan eh, minsan kasi na ano ng hiya. Ayun daw nga, ito pagkakataon mo ito, tayo-tayo lang nandito. Oo, walang ibang tao. Oo, baka meron kang gustong sabihin kay mama, kay papa. Ayun po, kay mama po, kay papa, kay kabisnes po. Kung saan man po kayo naroroon ngayon, mag-ingat po kayo palagi. Ayun po, araw-araw naman pong panalangin namin yun. Ayan, medyo emotional po talaga pag-usapang magulang. Papi Anoy, sa mapagbala at magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa ating lahat. Yes, po. Ayun, medyo maulan. Ayun, no? Medyo maulan po. Makulimlim ang panahon ngayong araw. Mm-hmm. Ayun, kakatapos ko lang magluto kanina sa bahay. At ayun na, dalawang itlog lang yun, mga kapapi. Tapos, hindi naman po nila kinain. Yeah. Mga pang good vibes lang po. It's just for fun lang po. Di kasi yung mga nabasa kong comment na baka masira daw yung kidney, ganun-ganun. Then ano lang naman po yun, nakapabi. Pagtikim lang, sabi hindi na kinain. Ano? Yun lang. Alam naman din nila ka-business yun na for entertainment. Yes, para lang, siyempre, merong spice dun sa vlog natin kanina. Ayun, salamat din po sa inyong walang sawang suporta, mga kapapi. Ayun, Friday ngayon. Yes. Mga kapapi, muli tayong maghahatid sa ating bunsong kapatid na si Marilee. Yan, no? Ayun, si Marilee. Ah, may klase ka ata. Opo, patingin. Oh, ayun, no? Online class. Online class, tapos papasok pa siya sa school. Grabe, sipag talaga. Grabe talaga ito. Wala na akong masabi, mga kapapi. Eh na ano subject yan dang online class mo? Ano po, Dalfil po, minor subject. Oh, Dalfil. Ano yung Dalfil? Ano po, Pilipino po. Bakit dal? Ano yung dal? Ano po, dalumat. Dalumat? Okay. Ano yung dalumat? Dalumat sa Pilipino po. Dalumat. Google mo nga chok dalumat. Ano yung dalumat? Ano ibig sabihin yung dalumat dang? Parang ano po yun eh, yung pag-aaralan niyo po kung saan po nanggaling yung mga salita. Ah, ganoon. Saan nanggaling yung mga salita? Opo. Saan ang origin nila? Opo. Saan ang galing yung salitang ano? Manganta. Ano po? Manganta. Manganta. Ano ba yung tawag dito? Mga salita na napag-aralan mo, saan galing daw? Bigyan mo ako sample. Dito po. Parang yung ito po, sinasabi ngayon yung ano, namumutbol. Namumutbol? Ano yung namumutbol? Trivia na tututunan dito kay Marilee. Alright, sige, magklase ka muna dyan at di ka muna namin istorbohin. 2:30 po kasi yung klase niya dun sa school, F2F, mga kapapi, mga kabisnes. Ayun, sila kabisnes po ang ngayon ay may update din po dun sa patungkol naman po sa lilipatan ng ating mga kagwang. May nahanap na ba? Ano ba yung itsura? Tuloy po natin pakisuportahan si Kabisnes Official para mas marami pa po tayo matulungan, mga kapatid, mga kabisnes. Yes po. Napasuyo po, Kabisnes Official. Ano, meron na po siyang ongoing po yung kanyang pangpitong pabahay project, mga kapatid. Ayun na, pakisamahan nyo kami ngayong araw. Antayin ko lang din matapos ito si Budang. Gusto mo mang magkape? Ikaw ba, Bobs? Ikaw, Dang. Okay po, okay. Gusto mo magkape? Apo.
Ano sa tayo? Para energetic din ulit sa school. Opo. Hindi naman po kami ano, araw-araw nagkakape. Kumbaga paminsan-minsan lang. Ito banding namin ni Marilee. Kasi alam ko paborito niya 'yan eh. Pagka tuwing ano, pagka minsan kasi yung kape nakapagbigay sa atin ng ano 'yan eh. Parang nakapag-boost nung isipan natin, nakapag-refresh. Mm-hmm. Ayan. Ngayon lang naman siya papasok ng F2F para hindi ano rin mga kababi na ganado ba? Yes. Ano dang? Apo. Gusto mo? Apo. Mga sige, sige. Ay mga kababi, kita kita tayo dun sa dadaanan ko. Medyo traffic lang po. Ayun, maalala natin, nandito yung dinaanan namin. Papunta ng rehab. Kay Kuya Bong. Sabay natin si Kuya Bong. Opo, dito po yun, yung stoplight na yun mga kapapi. Naka-convoy ako dun sa kumuha kay Kuya Bong. Update din po tayo kay Kuya Bong siguro. Pakiabangan nyo po dahil meron na po kaming schedule sa pagdalaw po ulit kay Kuya Bong. No, Chok? This weekend po yan ha? This Saturday po. Pero i-confirm ko po. I-confirm din natin mga kapapi para sure po tayo. Meron din pong mahalaga rin na pag-uusapan doon. Pakiabangan nyo po sa vlog ng ating minamahal na ka-business. Yes, official. Alright? Alright! Ayun na, pangat lang. Dang, nakamute ka naman, no? Yeah. Baka mamaya. Sino pinabanatan doon? Oo, sabihin nung prof mo, ano, ba't ang ingayin dyan, Marilee? Bakit, ano, may banat-banat? Naka-on cam ka? Naka-on cam ka? Hindi po. Ah, hindi. Sige, sige. Alright. Balik ako po kayo mga kababi. Kita-kiss tayo dun sa bilihan ng kape. Yum. Let's go! Woohoo! Do it, yarn. Do it, chok ah. Sabay pa. Woohoo! Mga linyahan ng papa din si Timin. Let's go! So yun mga kababi, ayun na nakabili na po ako ng kape. Yes po. Para kay Marilee. Yan. Yeah. Ito na o. Nakakuha mo si Budang na isa. Ate Budang. Marilee kasi. Ay, Ate Marilee pala na. Oo. Wala na palang Budang. Oo. Sorry. Take two. Take two. Asaya paps. Oo. Pakisuyin mo lang chop yung ano, istro. Yes po. Palagay na lang ako dahil ako ay driving. Nagmamaneho. Aray. Ano mga kapapi, di ko alam kung merong bagyo ngayon. Di na rin kasi ako nakakanood gaano ng mga news. Sabi po ni Kuya Boknoy Paps, oh, meron daw pong low pressure area ngayon. Ah, may low pressure na naman. Mm. Meron ba dang? Hindi po rin po sure. Kasi ngayon, yeah. Minsan kasi sa ano na lang kami nakakapagbalita sa Facebook. Hindi na kami nakakanood ng TV. Alam ko, minsan nakaka-relate din kayo dyan. Sobrang busy. Yeah. Ayun, ano? Punta na kami sa school. Ano ka, papi? Dito ako dumaan sa may shortcut dahil traffic po sa Commonwealth. Mga kapapi. Lalo na Friday. Lalo na ngayon na Friday. Dito na ako dumaan. Shortcut ito. Pagka mga subdivision ng aming mga dinaanan, mga kapapi, mga ka-business. Yes po. Ngayon lang ano. Dang, okay ka lang? Tapos na yung klase mo? Pa, kamusta po? Okay naman. Tapos na? Ay, apo, yung online class po tapos na. Tapos na. Kamusta? Anong mga natutunan mo? Wala masyado. Bakit? Kasi po late po ako nakapasok. Late ka? Ano po, nire-recite po nila yung assignment po na. Ah, nag-recite ka? Hindi pa po. Ah, kaya bali. Kaya po next meeting. Ah, next meeting ka na makapag-recite? Opo. Oo. Pero ready na yung i-recite mo? May assignment naman po ako. Babasahin lang po yung assignment. Wow. Yan ang maganda. Gusto ko sa'yo. Maripag. Ready? Sipag na ano, mag-aral. Tapos na yung risap. Hmm? Ayun mga kababi. Ayun na, shoutout kila ka-business na kahit umuulan umaraw eh. Bumabaan at bumibira mga kababi. Ayun lang, baka meron kang durong mensahe kaila mama. Minsan kasi ano eh, tawag dito sa ngayon na adulthood, minsan may mga bagay tayo na
hindi na lang nasasabi sa mga magulang natin, hindi kagaya dati ng mga bata tayo. Kasi ano yan eh, minsan kasi hiya. Ayun daw nga, ito pagkakataon mo ito, tayo-tayo lang nandito. Baka walang ibang tao. Oo, baka meron kang gustong sabihin kay mama, kay papa. Ayun po, kay mama po, kay papa, kay ka-business po. Kung saan man po kayo naroroon ngayon, mag-ingat po kayo palagi. Ayun po, araw-araw naman pong panalangin namin yun. Yeah. Medyo emotional po talaga pag-usapang magulang po. Una po, papasalamat po ako sa Panginoon kasi nagbigay po sila sa amin ng mga magulang na responsable. Di naman po kasi lahat ng pamilya may ganung mga magulang po eh. Yung iba, nahayaan na lang po nila yung mga anak nila kung anong maging decision sa buhay. Pero sila, mama po, ayun po, kahit malaki na po kami, hindi po sila nagkasawang magbigay ng payo sa amin. Kahit po kay Kuya Kay po, kahit panganay po siya, ayun po, ginagabayan pa rin po sila ni mama at papa. Gusto ko lang po magpasalamat sa kanila kasi hindi po sila sumuko sa buhay po namin. Ayun po, sa pagmamahal, sa pagsuporta, sa pag-aaral. Ayun po, salamat po sa kanila. Pati po sa dalawang kuya, kay Kuya Kay po, tsaka kay Kuya Dave. Proud din po ako sa kanila kasi po, ano po eh. Kumbaga, sa amin pong tatlo, ayun po, nung nagsisimula pa lamang po kami, pinaka na-expose po siguro sa mga trials po, yan po si Kuya Kay po. Gusto ko lang din po mag-thank you sa kanya kasi po, responsableng panganay po yan, si Papa din, mapagmahal sa magulang, sa kapatid. Ayan, kahit minsan di na kami masyado nakakapag-usap kasi po busy. Pero kapag ganito pong pagkakataon, binibigay din po ng Panginoon yung pagkakataon na masabi ko po yung mga gusto kong sabihin. Ayun. Gusto ko lang po magpasalamat kasi po hindi rin po siya sumuko sa buhay po namin. Siya rin po yung nagbibigay ng inspirasyon kila mama pag ganyan po kapag minsan hindi na po nila alam yung gagawin. May dumarating pong problema. Siya po yung unang-unang nagpapatatag po. Kahit alam din naman po natin, pinagdadaanan din po yan eh. Ayun po. Sa amin lang po, gusto ko po sabihin na keep fighting lang po. Sama-sama po tayo sa pag-abot ng pangarap po. Yun lamang po. Grabe. Grabe, umiyak na naman po si Marilyn. Masyadong mababaw. Ganun talaga mga kababi, pagkausapang magulang, pamilya. Ganun talaga kami, medyo mababa ang aming luha. Ayun gaya ng sinabi ni Marily, hindi na kami gaano nagkakausap pag minsan nasa bahay. Lalo na araw-araw tayong mission, araw-araw tayong bibira, bumabanat. Pero nakapag-usap na lang din kami yan kapag pahinga time. Yan na, siesta. So, tama ba yung siesta? Apo, tama po. Rest time. Oo, parang ganun. Yun ang magiging bonding namin. Tsaka lalo na yung ganito. Kumbaga ito ay isa sa mga itinitreasure namin bilang magkuya, magkapatid. Na bagaman, traffic, malayo. Pero hindi alintana yun para sa akin. Dahil nagkakasama kami, dalawa. Hihira lang yung ganyang pagkakataon kasi darating sa buhay natin, magkakaroon tayo ng pamilya. Magkakaroon tayo ng kanya-kanyang pamilya, bubukod. Magkakaroon ng anak, asawa, ganyan. Siyempre, pagka dumating yung mga ganong pagkakataon, bibihira na lang kayo magkasama ng ganito. Kaya yun, salamat din sa YouTube kasi meron tayong memories na mababalik-balikan kapag namimiss natin yung isa't isa. No? Ngayon, yun nga, nagpapasalamat daw po si Marily sa lahat-lahat. Sa business at saka siyempre kay mama. Ganyan din sa kanyang mga kuya. Ako, in behalf of Boss Editor Dave, masaya kami bilang kuya mo na lumaki kang maayos, lumaki kang merong pangarap sa buhay, lumaki ka na maka-Diyos, magmahal sa magulang, masaya kami para sa'yo. Lang, tuloy mo lang yan, naman yung mga pangarap mo sa buhay, dito lang kami para sa'yo. Siyempre, mahal ka rin namin.
pinagsawa nila Lola sa akin kahit marami akong kalokohan dati. Tsaka sobrang nangihingi ako ng sorry dahil sa mga pagkakamali na gawa ko. Hindi naman porkit na ganun ako, ibig sabihin ng dahil sa katulad ng sinasabi sa iba na parang dahil daw sa broken family kaya nagbulak-bulak ako. Hindi naman sa ganun. Wala akong sama ng loob sa ganun, sa pinagdaanan natin kahit matagal tayo hindi nagkasama dati. Kahit meron na kayong bagong family, mahal ko pa rin kayo lahat ng mga kapatid ko, tanggap ko lahat. Walang sama ng loob sa akin or kahit na anong klase pong nagaling. Basta siguro po nagkamali lang talaga ako sa mga bagay na nagawa ko dati, pero promise po ngayon mababawi ako. Hanggat makakaya ko na bawiin yung mga sakit ng ulo na binigay ko dati, ngayon papalitan ko lang po ng saya para sa inyo, mga kapatid ko, lola ko, mama ko, sa mga tito tita ko. Basta po, yun po, mabawi po ako. I love you all po. Ayun ano mga kapapi, itong vlog na ito parang nagsisilbing inspirasyon din sa marami na hindi lahat ng bunga ng broken family kagaya ni Botchok, kasi alam naman natin na broken family siya, na hindi lahat ng anak nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang mga magulang. Yun lang, masaya ako para sa iyo Botchok na napakababa ng kalooban mo. Mahal mo pa rin yung iyong mga magulang. Kasi naisip ko lang din po, wala rin naman po magiging silbi kung magagalit ako. Tsaka nandyan na rin naman po yan. Tsaka hindi naman po ibig sabihin na forget meron na silang ibang naging pamilya, tinaliguran na nila ako, kinalimutan nila ako. Alam ko lang po na mayroon silang mas ibang priority na kapatid ko kasi mas nakababata po sila. Kaya okay lang po sa akin. Tsaka ikaw kasi yung mas nakakaunawa. Opo. Ayun na mga kapapi, mga kabusiness, ayun na maraming pong salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta, pagmamahal sa amin pong buong pamilya. Salamat din po sa inyong panonood. Ano, ito yung mga ganitong vlog, ang sarap lang sa puso mga kapapi, na kahit nasa biyahe tayo, meron tayong kumbaga nabubuksan yung puso, buksan yung isipan ng bawat isa, lalo na si Marilee. Ganyan, bagaman nag-aaral pa, napakasipag niyan mga kapabi. And bagaman nag-aaral, busy, no? Lagi niyang naaalala kasama sa mga panalangin niya yung buong pamilya. Ganyan din naman ako, ganun din naman ako. Ano, bilang isang panganay, lagi kong sinasabi sa sarili ko na dito lang ako para sa inyo. Right? Alright. Ayun, nandito na tayo sa Ira. Mga kapapi, ayun ako. Balikan ko po kayo, ano. Magsusurrender lang ako ng aking ID. So, mga kapapi, na-surrender ko na yung ID ko. Mali, ito na. Muli na namang tatahak ng bagong landas tuloy. Muli na namang makipagsapalaran, ano, si Marilee sa kanyang eskwelahan. Ganun talagang buhay, may kanya-kanya tayong gampanin dito sa mundo. Yes po. Mga sa atin eh, gawin na lang natin yung best natin sa bawat araw na dumaraan. Ano, Dang? Ayun na, kamusta? Kamusta yung allowance mo? Meron pa? Meron pa naman. Ah, meron pa? May naipong ka naman ba? Meron po. Meron? Yun o. Yun ang gusto ko. Very good. Alright, tsak pa hawak ako. Dahil na nag-iipon ka. Ito, para sa'yo ito ulit. Yan o. Hindi, gusto ko kasi yung ganyan. Meron kang naiipon. Kasi minsan lang naman itong bonding natin na ganito. O, para sa'yo ito. Salamat. Welcome. Thank you. Bye-bye. Bye-bye na agad. Wala akong kiss. Kiss ako dito. O, kiss. Yeah. Oh, grabe. Oh, ingat ka. Ingat lang sa chat mo ko ulit ha. Ingat kayo. Ingat ka rin. Payong mo, meron ka dyan? Oh, sige na, ingat. Bye-bye. Ayun na naman, kapabi, nakakatuwa. Yung ating bunsong kapatid. Malambing, kapabi. Tsaka ganun talaga eh. Ganun talaga ang buhay. Darating ang panahon, tayo naman magkakaroon tayo ng anak.
kakaroon tayo ng pamilya, siguro ang pinaka gagawin ko dyan, gagawin kong parang kaibigan ko lang din yung mga magiging anak ko. Kasi ang sarap sa feeling na kadikit mo. Kadikit sa ulit kayo, lalo na yung mga kapatid. Bagaman, magkalayo kasi kami ng ano, age gap ni Editor Dave. Siguro yun naman ang aanuhin ko. Siguro gagawin ko. Age gap kasi namin ni Editor Dave ay hindi ako nagkakamali, 5 taon. Kumbaga, yun lang. Gusto ko lang siguro sa akin, tawag dito, medyo magkadikit sila. Siguro mga 2 taon, ganun. Ano sa tingin nyo mga kapatid? Saan kasi parang ganun yung observation ko. Para mas maging solid pa. Although solid naman kami ni Boss Dave, ang ano lang sa amin ay yung circle of friends. Medyo magkaiba na. Magkaiba kami ng circle of friends. Kumbaga yung sa akin dati, mga kalaro ko, nagdo-dota. Ayan, siya naman. Ngayon, siya naman ang puro Dota ngayon. Pero magkakasundo ng mga kaibab sa basketball. Oh, sa basketball naman kami. Pero dati, magkalaro rin kami ng Dota. Pero yung pagdating sa mga tournament, di pa siya nakakasali nun. Ah, talaga mas magaling si Papa din. Paps, Dave, oh, inaano ka? De, pero sika-business din, ha, kapapi, ha, kasakasali namin yung kalakalaro namin yan. Kung familiar kayo sa larong Dota. Opo, no. Bagets na bagets yan sika-business. Kaya naman ang iniidolo ko kay Papa. Sumasabay talaga. Sobrang solid niya sa kanyang mga anak. Mabanding. Mabanding. Ngayon, ha, siguro mag-mission na kami ni Bochok. Siguro madaan tayo kila Vincent. At kung maabutan naman natin si Arvin, ano yung pagkaloob ng Panginoong Diyos ngayong araw? Birabanat lang tayo, mga kapat. Sipag-sipag lang. Ano, umulan ng araw. Umaraman na umulan. Alright. Kape po tayo, mga kapapi. Ay, grabe. Pampasipag. Ay na, maraming pong salamat ulit sa inyong pagsama. Siguro part 4 na ito, no? Part 4 ng vlog natin kay Marily. Salamat po sa mga sumusuporta sa vlog namin, magkapatid, banding namin, mga saloobin namin, pamilya, pananaw namin, pangarap namin. Unti-unti nakikilala nyo kami. Nakikilala nyo na, lalo si Marily kasi minsan lang lumabas sa camera yan. Lagi pagdating sa bahay, busy. School works. Pagka ganito, nakikita nyo, nakakausap natin. Diba? Nakakapapi. Salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga solid ka-business, solid ka-papi natin. Sa lahat ng mga silent viewers, sa lahat ng mga nagko-comment. Paalala lang din po, yung kanina, prank lang po yun. Just for fun, hindi naman po nila kinain yun. Kumbaga, natikman lang. Tsaka dalawang itlog lang po yun. Kumbaga, iba nga po nagko-content ng Kumbaga, hindi naman sa pag-ano, no? Iba nagko-content ng nagbubuhusan ng gatas. Yun talaga yung sayang. Mga kapapi, yun, dalawang itlog. Siguro naman ay ano naman yun, mga kapapi. Magkano isang itlog? 8 pesos po. 8, mga kapapi. Tsaka ano naman yun, minsan lang. Hindi naman po palagi. Para lang po maging masaya. Para may twist ba yung almusal sa umaga. Diba, mga kapapi? Salamat po ulit sa inyong lahat. See you next vlog, mga kapapi. I love you all. Muli, mag-mission na kami ni Bochok. God bless po sa ating lahat. Banat-banat lang! Yehey! Tara po, bira banat, mga kapapi. Gusto niyo po bang makita yung mga pictures, old pictures ng family? Ka-business, Mrs. Ka-business, kung gusto niyo makita. Paki-comment niyo po kasi kung gusto niyo, pwede ko nga i-share sa inyo para makita niyo yung throwback. throwback pictures, mga kapapi. Malalaman ko po 'yan yung mga sagot niyo kapag tinapos niyo itong video na ito. Opo, kasi nasa huli na yung kasi question. Nasa dulo. At sa lahat ng mga magko-comment ng mag-agree kung sino man, kung ano man yung magko-comment related dun sa tanong ko, isa-shoutout natin. Yun, oh! Right? Abangan po namin kayo. Opo, magkakaroon din tayo ng shoutout portion sa vlog natin para mas lalo pa kayong ganahan manood. Opo. Alright, banat-banat lang. See you next vlog. Never say goodbye. Tomorrow is another day! Birabanat, mga kapapi. Yes. Yun, oh. UEA University. Wow!